So ang title niya is for the module 3 quarter 2 is circular functions, but basically it is also the trigonometric functions that we have learned in grade 9. So the 6 trigonometric functions that we know is the sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and cotangent. What are those? So this, the sine, at alam niyo na yung mnemonics ng Sokotowa. Nanggaling siya dun sa first function, sine as S equals to the opposite side. Okay, mag-pointer ako. Uy, bumalik siya. Wait lang. Okay, so if this is our angle, we have a triangle. So balikan muna natin yung basic foundation ng circular functions, which is yung alam nating term is the trigonometric functions. So ang sine function is defined as the opposite side divided by the hypotenuse. So in every right triangle, meron tayong two sides na it's either equal or unequal, pero there is also the third side, which is the longest side, is the hypotenuse. Ito yon. For this case, we have this triangle formed inside the unit circle. Na-form natin siya using drawn within a unit circle. Nakakuha tayo ng 45 degrees dito. Okay, so yung ating sine function is defined by the opposite side divided by the hypotenuse. So if this is the angle theta that is equal to 45 degrees, or in radian measure that is pi over 4, the opposite side, ito. Okay. Okay. So this is the opposite side. Tapos, this is the, if this is the angle, yung adjacent niya is this side. So this, if this is side A, this is side B, diba ito yun? And this is C. And kung matatandaan natin sa ito yung basic definition ng ating ano ba itong tawag dito? C squared is equal to A squared. Ayun. Pythagorean. Okay, so plus B squared. Kung mapapansin nyo, nung napag-aralan natin sa first quarter, it is the same thing as Y squared. Ay, walang control Z dito. Erase, erase. Kung mapapansin nyo, kung napag-aralan natin sa circle, this ABC, i-ano ko na yung context niya dito, wherein C is the longest side. This is our radius actually. So R squared is equal to, if we are talking with this Y, this letter A corresponds, if this is the point, a given point, diba sa coordinates natin, meron tayong X and Y. So sa minsan, nung gumawa tayo ng equation of the circle, hinanap natin yung value ng X, hinanap natin yung value ng Y, hinanap natin how far it is from the center, hinanap din natin how far it is from the X-axis. So ito yung point na yan. So this A, kung gagamitin yung X and Y coordinates, would correspond to Y. Yung B would be your X. Pwede naman palitan din. Or kung susundan natin tong designation natin, Y squared plus X squared. Or re-rearrange natin to, since positive-positive pareho yan, pwede natin i-rearrange wherein yung familiar tayo dito sa equation niya to na R squared is equal to X squared plus Y squared. Ito yung ating equation ng circle na natutunan natin ng first grading. Okay? So ito yun, dun siya galing. So yung trigon na i-introduce ngayon, napag-aralan na rin natin ng, sa geometry trigo, magka ano siya? Related to one another. So this is how the circle and the trigonometric functions are related. Bakit unit circle? Bakit circle pa rin pinag-uusapan natin eh nasa trigonometry na tayo? Kaya dapat triangle na lang. Hindi.
So, since ito yung radius natin, the longest side, tapos magkuha din tayo ng vertical at saka horizontal line, pag kinonek natin yan, we also form a triangle. So, ganun sila nagkaroon ng relationship. So, balikan natin yung definition. So, we have, if this is our angle, 45, yung opposite niya, yung kaharap niya, sino yung kaharap mo, yung letter A. That is, yun yung kanyang magiging value doon. And the hypotenuse is always, kung ito ay unit circle, always 1 yung hypotenuse niya. Okay, so another function is the cosine function, wherein cosine is adjacent over hypotenuse. So asaan naman yung adjacent? Itong B mo. Yun yung, kung ano yung value ng B na yan from, anong value yun ma'am? Yun yung x-axis mo dyan. Ano yung distance from the center up to this point? Kasi ito yung point na tinatawag natin. Mamaya, anong tawag dyan? Trigonometric terminal. Wherein, bakit siya tinawag na trigonometric terminal or trigonometric point? Kasi diba, itong circle natin, pag mayroon tayong arc length, mayroon siyang angle na na-form. So, paglakad ng angle natin dyan, pag-rotate ng side natin, at pag-stop niya sa isang point, tawag doon ay terminal. Diba, mayroon tayong initial side, yun yung pag-standard position, nasa x, positive, yung terminal side niya, yun yung end point niya. Doon sa, kung anong point, kung saan siya nag-lie doon sa circle, that would be that trigonometric terminal or trigonometric point. Yun yung tawag yan. So dito sa ating circle na to, meron tayong mapapag-aralan later on yung different quadrant. Meron silang tiga-tigatlong special angles. So, excluding 0 and 90. So meron tayong mamaya pag-aaralan na iba't ibang special angles. So, balikan ko ulit muna yung trigonometric function. So, sine is opposite over hypotenuse. Cosine is adjacent over hypotenuse. Tangent is opposite side divided by the adjacent side. Okay, so, and cosecant is hypotenuse. Cosecant actually is reciprocal of sine. So, that is hypotenuse over opposite. Kung gagamitin natin x and y value, this would be y over x. Y over x? Hindi. Y over x ba? Y over x would be, ito yon tangent. Ito, balikan mo to. Ano yung function na y over x that is opposite, diba? Ito yung y over x. Ito yung r. Kung gagamitin natin to mga ito, R over Y. Over Y. So, dito sa second, meron tayong R over X. Ayun. And yung tangent natin is adjacent X over Y. Sabi natin itong dun sa left side tsaka right side, reciprocal siya with one another. So, if our tangent is y over x, our cotangent would be x over y. So, bakit ito yun? Kung ano yung magiging value ng x, yun is a substitute niya when we talk about evaluation of trigonometric functions. Do you want to participate? Who is that? Sige, what do you want to draw? Ano yung drawing mo ngayon? Okay na. So, any question? So, malino tayo dyan kung bakit yan yung magiging designation. So, that is an introduction for your 6 trigonometric functions. Ito yung alam nyo at yung i-introduce sa inyo, halos pareho lang, designation lang ng, or letter designation lang tayo. Medyo nagkatalo. And, in-adapt lang natin siya sa unit circle. So, parehas lang din yan. So, huwag masyadong sabihin, ay, ang hirap naman. So, ito yung sinatawag natin trigonometric terminals wherein kung saan nag-stop or our terminal side stops or our angle, kung ano yung terminal side ng ating angle, that is your trigonometric terminal or the points with around this circle.
So sa loob ng circle na yan, meron mga points. And these are, yung tinatawag natin yung hati na yan, these are the special angles. So this is the first quadrant. Nalaglag si Jan. Second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Natatandaan nyo pa noong inyong trigo ng grade 9. Ano yung sign ng X and Y dito sa first quadrant? Okay lang yan. Okay. Sino gustong sumagot? Positive. O, X and Y are positive. Pagdating dito sa second quadrant, positive, negative. What is negative? Positive, negative. Positive, negative? Yung X, pagka mag, X-axis po yung negative. When we talk about the, what do you call this, the coordinates or the points, pag sinabi mong coordinates, ang, ano ba yung gagamitin ko? Pen. Pagka pinag-uusapan natin ay point in a coordinate plane, unahin natin ibibigkas or i-introduce si X. Introduce natin si Y para hindi malito. Okay. Kung sinabi mo kanina sa first quadrant, all positive kasi X and Y. Pareho na na. Dito naman, sa second quadrant, your X negative would be? Negative. Negative. So, kahit hindi ko alam, kahit di mo sabihin yung word na X, basta pag sinabi mo negative, positive, alam na natin, these values are on the second quadrant. Right? Pagdating sa third quadrant, negative, negative. Negative, negative. Sa fourth quadrant, positive, negative. Positive, negative. Wherein X is positive, Y is negative. So, yun yun. Negative. So, this, okay. So, these special angles, na-introduce na rin to sa inyo sa module 2, part lesson 2, right? So, meron dong activity na binuo po namin. Bubuin nyo to, di ba? So, kabisahin nyo yun kung gusto kong, depende kasi kayo eh. Kung ako kasi hindi ako kabisote. pwede ko siyang hinati-hati ko yung circle. Kung paano hinati itong circle. Sa mga hindi kabisote muna, kasi ito ako, ganito gagawin ko. Itong tatlo lang, dito lang ako nag-concentrate sa first quadrant. Hahatiin ko siya. Ang special angles natin na alam natin dati pa is 0, 30, 45, 90. So disregard na natin yung 0 and 90 dahil ang values niyan, sa 0, what is X in this point? 0. 0. What is Y? Oh, hindi, ang X nito ay, mali. What is X in that side? Tama ba yung sinabi niya? Sinunod ko naman. Dito sa side na to, ano yan? 0 or 1? X-axis. X-value is? 0 equal to 1. Pag sinabi mong, di ba sabi natin, yung a point consists of X and Y coordinates. So the coordinate of X here is? Well. Ano? Ito yung 0 natin. Di ba ang origin natin lagi sa circle is 0, 0? Kung ang 0, 0 natin at is this point, so gumalaw ba yung X? Gumalaw yung X? Apo. Pumunta siya dito. So kung unit circle yan, meron tayong 1, X. What will be your Y? What will be your Y? Gumalaw ba yung Y? Kung baga yung paggalaw ng Y is vertical up, vertical down. Nag-up and down ba yan? Hindi. So, stay siya sa 0. Ang gumalaw lang natin is 1. So, kaya sabi ko itong 0 and 90, lahat ng quadrantal angles na yan, medyo madali na lang. Kasi 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 lang yan. So if our theta is 0, the point here in a unit circle is 1, 0. Yun yung kanyang value. Positive 1, 0. Walang negative 0. Okay? So positive, since our value here sa first quadrant, consider yan sa first quadrant, positive, positive. Okay? Pagdating sa 90, wala ko na.
90 degrees. Meron tayong, what is x and y values? Alam nyo na. X muna. 1, 1? 0, 1. Ito ang ating ano, ito ang ating 90. Pag sinabi mo 1, 1, ito yung 1, papunta dun. So this is 0, 1. Positive 1. Right? Okay, pagdating ng 180, ano naman? 180 pala. So 180, ito yung 180. Negative 1, 0. Negative 1, 0. Ito yung 270. Negative. Una X. 0, negative 1. 0, negative 1. Very good. Nakuha nyo na siya. Okay? So, ayan siya. So, hindi ko na masyado i-discuss. Na-discuss ko na rin. Although, diniscuss ko rin siya. Thoroughly. Yun lang kasi siya kadali. Titingnan natin yung special angles muna dito sa first quadrant. Mamaya kunin natin yung logic pagdating dyan sa second and up to third, fourth quadrant. So, ito yung ating special angles. Pi over 6, pi over 4, pi over 3 we're in. Pi over 6 is 30 degrees, pi over 4 is 45 degrees, and 60 degrees yung pi over 3. So, ito yung pi over 4. Okay. Ito yung first quadrant. So, the trigonometric points natin yan. So, when we have 30 degrees here, meron tayong ma-form na ito yung angle natin is 30 degrees. The opposite side, ano daw itong values na ito? So, kung natatandaan nyo sa geometry, meron tayong mga chorem. Do you know? Yung, sino yung naka, sa, nag-geometry kayo, may mga chorem kayo, di ba? Chorem, yung ASS, SAS, postulate, mga postulate, kinakabisa yun eh. Ako, di kasi ko kabisote, hindi ko kumbaga yung exact na words, hindi ko makabisado, pero the principle, I learned it by heart. So, yun. So, pag kung mapapansin natin, this is at 30 degrees sa geometry, it forms a right triangle. Kung right triangle ang ating triangle, we always have one measurement, one angle which is measured 90. So, meron tayong 90. So, the total or the sum of the interior angles ng triangle is always 180. Kung meron na tayong 30, meron na tayong 90, we already have 120 total. So, ilan na lang natira dito? This is 60. So, this is a right triangle, 30, 60, 90. At 30, 60, 90 triangle, meron dyan chorem na the shorter length is half the length of the hypotenuse. So, this is, aba, there are two legs. Ito tinatawag natin legs. Yung legs ng 30, 60, hindi siya equal. Hindi equal yung side, hindi siya congruent. So, hindi equal yung side na yan. So, these are not equal. So, kung yung shorter length daw, itong mas ma-exceed na to, ay kalahati nitong pinakamahaba. So, kung ang radius natin or yung hypotenuse natin is equal to our radius, and we know that this is a unit circle, our radius is 1, right? Tama. Apo. Then, we know that one, kalahati ng 1 is 1 half. Okay? Saan ko ilalagay yung 1 half? X or Y? Ito, 1 half na to. Saan ko ilalagay 1 half? Sabi niya, the shorter length, ito, mas mahaba itong nandito sa X eh. Ay, sinabi ko na, saan ko lalagay yung 1 half? Saan coordinate? Sa X or sa Y? Sa Y, ito na yung 1 half natin. Then, eh, meron na po sa X eh. Okay. Okay, kung nakikita niyo yan, meron na tayong value ng Y. Meron na tayong value ng R. Balik kayo dun sa what is it ng inyong module. Ginamit dito. What it is?
Ang ginamit niya dito kasi 60 degrees agad eh. So, based on this, makukuha na natin yung value ng ating, kung gagamitin natin to. O yun, dun sa page 9. Page 9. Page 9. O kung hindi nyo makikita, stop share ko muna to. I-share ko yung aking PDF. So, yung introduction, okay na tayo doon. So, dito na tayo mag-concentrate ngayon sa module na ating nakikita ngayon, na natanggap nyo. So, nasaan na ako? Paano naman i-share ito? Dito tayo sa module. Page 9. Do you have your module? Hard copy? Yes. Okay. Yes po. So, go to page 9. Apo, ma'am. Yung na-derive natin kanina, na-screenshot nyo ba yon? Or basta natatandaan nyo ba yon kung paano na-derive natin kanina? Yun na yung example. Tanda na, ma'am. Yung discussion natin, hindi dito first. Kasi ang dito sa first, 60 agad. Eh. Kasi ang nakuha natin, sabi natin, why? Di ba? Why daw yun? So, yung y is 1/2. Yung x value ang hinahanap. Pero kasi alam naman natin na ang radius ay 1. So, using the equation ng circle kanina, di ba sabi natin, r squared is equal to x squared plus y squared. So, if 1, ma'am, bakit wala ng square yung 1? Kasi kahit ano gawin mo, multiply mo ng multiply mo yan, 1 pa rin siya. So, yan pa rin yun. Evaluate na siya as is. So, hahanapin natin yung value ngayon ng x using the two given values. Yung alam natin. So, the square of 1/2, paano i-square yan? Square niyo yung numerator, square niyo yung denominator. Okay? So, 1 times 1 is 1. 4, 2 times 2 is 4. Equals 1. Okay? So, you simplify the expression and using the addition property of equality, x squared, parang sinasabi nyo dati, transposition, lumilipat si 1/4. Lumilipat yung negative tsaka yung positive sa kabilang side. So actually, there is a property na na-involve doon. So 1 minus 1/4. Okay, ito lagi ko sinasabi, marunong tayong mag add or subtract ng fraction. To add or subtract fractions, we have to make it similar kung hindi sila similar. Paano yan? Ano pa yung similar fractions? Yung similar fractions, dapat pareho sila ng denominator. To make it parehong denominator, itong 4, dapat ang denominator din ng 1, eh, 1 over 1 yan, dapat gawing 4. Yung iba kasi, gagawing 4, ma'am, hindi na binabago yung numerator. Okay? Hahanap muna ako ng pen. Kaya ayoko dito. Asan yung pen dito sa PDF? Alam nyo ba yun? Hindi ko alam. May kamay yata po. May kamay ba? Yun po, nasa taas. Oo, nasa taas. Pero di ko alam. Ayan sign po. Yan eh, sign. Ay, sign yan. Please. Ito rin po alam eh. Eto. Ay, saan niyo sumusulat? Dapat hindi ito. Mali yung pindot ko. Wait lang. Highlighter. Edit text. Di ba dapat dito? Fish text. Alam ko dapat dito eh. Pero sign siya eh. X and Y. Wala siyang sulat-sulat. Pinta-pindot. Walang sulat-sulat? O kung sino. Eto, gagawin natin siyang 1. Ayaw niya magsulat-sulat dito. Galing ni teacher na hindi marunong dito sa technology. Marunong ako mag-solve, hindi ako marunong dito. Okay. So, imagine natin. Kuha na lang muna kayo ng papel. So, gagawin natin 4 divided by 4. So, kayo na bahala dyan ha. Mamaya mag-aano ko sa PowerPoint isang example. How to. Siguro naman alam nyo na mag-add, di ba? Make it similar. 4 divided by 4. Ay, 4 divided by 1. Sabihin natin 1 over 1. 4 divided by 1 is 4. Huwag niyong kalilimutan kung hindi siya yung parehong kung ang LCD mo ay iba doon sa divisor mo, huwag mo kalilimutan yung sagot i-multiply mo doon sa numerator. So 4 times 1 is 4
Tapos ito, i-copy mo na lang kasi same naman yung denominator na ginamit mo. So 4, actually it came from 4 minus 1, that is 3, copy the denominator. And then x, yung equivalent niya dito sa left side is x squared. We extract the root of the right side kasi ito naka-square siya, dapat opposite niya or reverse process niya is to extract the root. So the square root of 3 over 4. Marunong kayo mag-extract ng root? Continue na natin. So, ito yun. Ba't baligtod? Mali ba ito? Ang hinanap natin is given natin yung y. So, hinanap natin yung x. So, dapat doon natin siya isusulat. Mali. Iba yung example ko doon. Okay. So, ito baligtad yun. Baligtad. Kasi nagpunta tayo sa 60 doon. Sa 60 yun. 60. Okay. Square root of 3 over 2. Okay. So, mamaya na natin pakilaman yung second quadrant. Punta na tayo agad naman dito. If we you are given, dito kasi binigay niya na agad yung square root of 2 over 2 as your y. So, using the equation x squared plus y squared equals dr squared, ang ipapalit mo naman ngayon ay yung square root of square root of 2 over 2. Ano yung square root of 2 over 2 na yan? That is the value of y. So, same process, substitute the value of x in the equation. So, substitute the value of y in the equation, simplify the expression, then addition property of equality, we have 1 minus 1 half, madali na yan, kahit i-mental na lang, 1/2, simplify the expression. Then extract the root, that would be how it happened na nagkaroon tayo ng ganito. Okay, babalik ako sa PowerPoint. Okay. Ano yun? X. Ay. Ano pinagagawa ko? Ano yung value kanina? Square root of 2 over 2. Ano na ako magsusulat? Square root of 2 over 2. Square root of, ito yung sagot, square root of 2 over 2. Paano nangyari yun? Kasi ang x natin kanina, galing naman ito. Wait lang ah. Balikan ko nga. X is equal to, okay, x squared is equal to 1/2. Diba 1 minus 1/2? So meron tayong 1/2. So if we have to extract the root of this one, we have, pwede naman sabihin na square root of 1 over square root of 2. And this gives you x equals square root of 1 is 1 over square root of 2. Okay? Tama? Pero sa ating rational numbers, kailangan itong radical ay ilalagay natin sa taas. That what you call rationalization. Do you remember that? So how we rationalize this radical, we have to multiply it by 1. Equivalent doon sa denominator niya. Di ba pagka yung number divided by itself, it is equal to 1. So, bakit yun yung pinang-multiply? Para hindi natin mabago yung value niya. Kumbaga, pinalitan lang natin yung pangalan. Kung si Mel, yung tawag ng iba sa kanya ay Paolo, iba tawag sa kanya Mel, yung iba Bebe. Tama ba ako? Ay. May ganun. Okay, so ito, pareho pa rin siya. 1 pa rin yung equivalent na square root of 2 over square root of 2. That will be equal to 1. So, in reality, hindi natin binago yung equation. Pero binago natin yung form. So, to rationalize, you multiply it by its, this, yung kung ano yung denominator niya. So, 1 multiply by square root of 2, that is square root of 2. Square root of 2 multiply by square root of 2, alam nyo ba yan? Meron siyang 1/2 dito. Kung gagamitan natin ng exponent, multiply pala. Multiply 2 raised to 1/2. Diba sa exponential, ang rule, copy the base, that is 2,
Then combine or take the sum of the exponents. We have 1 half plus 1 half, that is 1. 2 raised to 1, that is 2. Ganyan nangyayari dito sa radicand side. Yun yung imagine nyo pag ganyan. So, kaya ang sinasabi nila, cancel, cancel. Hindi basta-basta kinakancel yan. The process that this underwent, ito yun. Okay? Process. At maninaw na yan. Erase. Mali pala edit ko. Saan na tayo? So, the tangent. Tangent 60 is... Pwede naman magsulat. Square root of 3 over 2. I square root of 3 but over is, 2 over 2. Balik, umpisan muna natin. Ano yung tangent? Opposite over hypotenuse, which is y over x. Tama ba? Apa. Y over x. Yung y natin is square root of 3 over 2 divided by 1 half. So, fraction divided by fraction, you copy the numerator and then get the reciprocal of the denominator and multiply them. So, that the reciprocal of 1 half is 2 over 1, that is, so papakita lang 2 over 1. So, we can cancel 2, 2 divided by 2, that is 1. Square root of 3 times 1 is square root of 3 divided by 1 is square root of 3. So, ito na yung sagot. So, hindi na po dapat kailangan. Okay. So, yun na yung sagot. Square root of 3. Tama? Square root of 3. Yes. Square root of 3 yung sagot dyan. Ganun yung tangent. Yung. So, that is tangent. To define everything kasi sa ipapa-define sa inyo as sa activity is the 6 trigonometric functions. We know that the other functions are the opposite of the other or parang other. Opposite lang sila ng isa't isa. Gagamitin niyo na lang yung knowledge yun ng first 3. So, we have the sine theta is equal is the yung reciprocal function niya is cosine theta. So, babaliktarin niya lang siya. Meron naman itong example. Doon na tayo sa example. Ha. Basahin nyo na lang yung iba. Nakasunod na ba kung paano ito gamitin? Basahin nyo na lang iba. So, doon na tayo sa illustrative example. You are asked to find the values of cosine theta over 3 and secant theta over 3. Cosine and secant are reciprocal functions. So, the intersection or hanapin nyo kung ano yung terminal point. So, the terminal side of pi over 3 with the circle is the point 1 half and square root of 3 over 2. Actually, that is 30 degrees. So, kaysa cosine theta, kung ito yung point niya, ang sabi natin cosine theta in the definition that will be equivalent to x and your x is equal to 1 half. So, therefore, cosine theta over 3 is equal to 1 half. Or to evaluate further, that is 0.5. So, sabi nila, ma'am, madali lang po ito sa ano sa calculator, pindutin mo lang yan. Pero yung calculator, bago pa man yan na-invento, ito muna. Tsaka sa board exam, hindi basta-basta na merong, kasi kami wala kaming, nung nag-board exam, wala kaming calculator. So, hindi namin, kaya alam nyo dapat itong basic na to. So, then, daming patalastas ni ma'am. Second theta is one of reciprocal of cosine, that is 1 over x. So, yung ating cosine, second theta is 1 over 1 half. So, 1 multiplied by 2 over 1, that is 2. Dun, kaya siya second theta over 3 or second in degrees is 30 degrees, that is 2. Yun na yun. So, find the exact values of sine theta over 2. Ito, madaldali lang to. Sundan nyo muna itong mga example. Then, let us move on. Ito, point, if P theta is a point on a circle
And theta is negative 3 pi over 2. Ito naman. Paano na to? Sa napag-aralan natin, we have a negative value of your angle. Yung kanyang direction is clockwise. So from the standard position, pababa tayo. So negative 3 halves. San yan? Anong quadrant? First, second, third? Third. Quadrantal angle siya. Third? Fourth quadrant tayo sa baba. Second, third. So, yung magiging with a coordinate of 0, 1. So, sa taas siya. Actually, that is quadrantal. Pag sinabi mo quadrantal, yung horizontal and vertical axis, that is y and x-axis, dun siya makikita. So, negative 3 halves is quadrantal angle which a coordinates of 0, 1. So, how do we imagine nasa taas siya? Positive. So, first, siya yung nagahati sa first and second quadrant. Siya mismo. So, sine theta negative, sine negative 3 pi over 2. Dahil nagsimula ka dun eh. Sa, that is, sine theta is equal to y. So, ang y natin is 1. Then cosine theta is equivalent to your x and your x is 0. Pero dito tayo magkakatalo. So tangent theta, that is y over x, y, 1 divided by 0. Baka may sumagot na 1. Baka may sumagot na 0. Bawal yung 1, bawal yung 0. Kasi ito, pag calculator mo, you have a math error. Undefined. You cannot define the number 1 and 0. Sa calculus natin, sa third grading, ito papa, ano natin to, undefined, indeterminate ng mga numbers na yan. Ipapaliwanag bawal natin dun yan. Hindi siya bawal. So, you cannot define this 1 over 0 because a number cannot be divided by 0. Paano mo hahatiin sa wala yung isang bagay? Parang ganun siya, di ba? So, we cannot define that number. Pero nag-exist siya, pero hindi natin ma-define kung saan siya. Parang ganun, hindi natin. Parang hangin. Alam mo may hangin, pero hindi mo malaman nasan siya. Nararamdaman mo lang siya. Okay, to proceed. Cosecant theta, or cosecant negative 3, o baligtad naman ng sine. That is 1 over y, 1 divided by 1. 1 to 1. 1 to 1. Ang magiging undefined dahil ang naging denominator natin dito ay 0. Eh, yung second na. Yung cotangent, nagkaroon ng value 0. Kasi yung wala naman, pwede mong i-divide ng isa. Or kahit anong number. Ang matitira pa rin sa kanya, wala. Kahit hatiin mo yung wala naman, wala ka pa rin makukuha. At least kung may nahanap. At least kung may nakuha. Real number. Kasama siya dun sa number system. Okay, yes. Ang pinasagutan ko naman sa inyo, ha, itong what's more kasi parang sa assessment na yan. So ito, you can do it by yourself para makabisa nyo. What can you do? Angle of elevation and angle of depression. Napag-aralan nyo to sa physics nyo? May physics na ba kayo? Nung grade 10? Kahit nung grade 10, hindi kayo umabot? At physics. Hindi nyo pa rin ito. Ito, ay sige. Introduce ko na. Hindi nyo pa ito napag-aralan. Sa physics ito. In reality, mari, ikaw, meron kang, yung mata mo may tinitingnan. Pag diretso yan, diretso. Alam ko, ginawa na kami ganyan dati. Pero natatandaan nyo to sa science. Basta science. Hindi nyo lang alam. Pero kasi physics to eh. Under ito ng physics ba? Yung angle of elevation, angle of depression. Ayun. Hindi naman pwedeng chemistry yan, tsaka biology. Kaya alam ko sa physics to eh. So, ayan, science yung application natin. So, from sight, kung titingin ka daw pataas, yung mata mo, sa horizontal, diretso yung horizontal, meron kang angle na paakyat, that is the angle of elevation. Yung, kung galing ka naman sa taas, titingin ka pababa, that is your depression. Yung hindi pala your depression, that is your angle of depression. Bawal ma-depress.
So let H be the height of the building. This is the illustration. Yung height of the building is, kung iisipin natin naman sa X and Y coordinates, that would be your H or your Y value. Okay? And sabi natin yung angle of elevation is 60. That would be yung function. Kung given sa kanya ay, ano ba yung given? From a point on the ground, 50 meters away. So, ang given yung X away from the base of the building. Ito daw yung tumitingin. Tumingin siya, paakyat. Gano'n daw kataas yung building. Height ng building. So, yung hypotenuse, hindi siya yung given. Ang given ay 5. Yung ano po? X. So, X over H. That is Y. X over Y, anong function daw yun? Kanina sa definition. X over Y, that is your tangent function. So, given the angle 60, tangent 60 is, your Y is H. H over, given X, 55. So, equality, ano ba yun? Property again. So, to find H, you have to multiply tangent theta by 55. And we know that tangent theta is square root of 3. You multiply square root of 3 by 55, approximately equal to 95.26. Don't forget the unit. The approximate height of the building is 95.26 meters. So that is yung hiningi kanina. So sa number 2, 1 and 2, hiningi yung angle, binigay ang angle of depression sa number 1, yung isa naman angle of the elevation. So, okay po. First thing, you have to sketch ano na itsura. Kasi dito sa problem solving, hindi na kayo bibigyan ng eksaktong equation eh. So, from the visualization ninyo ng problem, you can determine how you can solve the problem. So, visualize the problem by sketching the given situation, mark the given angle of either elevation or depression, then use trigonometry to find the required missing length or what is asked. Okay, question? Wala po. Okay. So let's proceed sa assessment. Sagutan nyo yan. Find the exact value. Kung may tanong, yung pinag-aralan lang din natin kanina, balikan nyo siya. Dito kasi, sa susunod na lesson, baka medyo ano na tayo sa time. Meron pa kasi ito eh. May answer key. O usually, yung magpapasa ng walang solution, di ko talaga chichika na. Uy, buti lang ako nag-aan. Yung mga walang solution, wag magagalit. Ibabalik ko na lang sa inyo yan. Nang walang din sagot. Papaulit. Okay, dito tayo sa reference angle. Napahapyawan ng reference angle doon sa module 2. Okay, reference angle is the angle that is the smallest na negative angle between the terminal side and the x-axis. Ano yung ibig sabihin nun? Pakailaman natin ngayon yung x-axis. Ito ngayon. If these are our... Marami nalalaglag. Ito, pagbalikan muna natin sila. Okay, itong first, second, third quadrant, meron tayong special angles na nakaikot dyan. So, yung reference angle daw nila, ang reference point niya or reference line nila ay laging Y. Dito muna tayo. Wala muna tayong pag laging Y. Ang sinasabi doon, ano yung distance nung angle na yon doon sa reference point na Y. Okay? Pwede ako magsulat. Asan na? Wala yung Y. Okay. So, kunwari, this is 30 degrees. Actually, this is 30 degrees. So, yung distance niya from the x-axis is 30. Pero dito, from here, lalakad ako dito is 120. Tama? 120, hindi, ang reference angle niyan, hindi ka dito kukuha. Kukuha ka ng value dito sa x-axis. So, what is the difference from 180 and
120, ito yung reference angle natin na tinatawag. Anong value nito? If the given angle is 120 and you're asked to get the reference angle, ano yung value dito? That is, alam natin ito ay 120, ito 180, ano yung pagitan nila? That is 60 degrees. Eh, yung kanyang reference angle, given angle nito. Okay? Dito naman, given 240, what is the reference angle of 240? Ito daw yung 240. Anybody? Ano reference angle ng 240? Mula po sa ano, sa 360. Ay, sa ano? Saan? Zero and mula, dito lang yan. Sa zero and gawin natin to zero. Kasi naging 2π na yan. Nakaikot na yan, kuya. So, zero yan. Zero to and 180. Dito lang siya papasok. So, ano yung pagitan ng 240 at saka 180? Ilan? Non-negative ang sagot, ha? Kunin mo yung difference. 240 and 180. Difference? 60 pa rin. O how about 225, ito naman siya. Ito lang pala. Nakikita nyo ba? Nakashare by PowerPoint. Ayun. So, 225 naman. What is the reference angle of 225? 35. Ha? Guys, saan yan? Dito tayo 45. Sa reference 45 degrees. 5. Okay? So, ganun. So, yung yes. Ito yun, reference. Tapos last module na pag-aralan din natin yung coterminal tsaka terminal na kailang ikot. Imagine ninyo kung saan hihinto. Kunwari, ma'am, bakit more than 2π na siya? Pag nakailang ikot na yan, di ba, isa, dalawa, tatlong ikot, nakaka-form siya ng mas malaking angle. Ay, tumawa. Actually, umiikot siyang ganyan. Hanapin nyo na lang yung terminal side niya. Kunwari, ito yung terminal side niya. And ano yung reference angle niya? Pi. Kunwari, ito yung naging terminal side niya. Kung mapapansin mo, ito yung kanyang reference angle din. Okay, kasi may binigay sa inyo na activity dyan. Pero hindi thoroughly diniscuss yung reference angle sa second lesson o lesson 2 ng module 4. Okay, parang hindi pa talaga kayo nagbasain eh. Walang nagbasa kaya hindi nila na-regress. Na, nakakasabay ba? Okay. Opo. So, na-discuss naman to. Na-discuss na to. So, in what quadrant is the P theta located if tangent theta is greater than 0 and cosine theta is less than 0? If tangent theta is greater than 0, that is 1. Diba? Opo. And pataas or 0.1 point something basta hindi siya negative. Pag cosine theta is less than 0, that is negative numbers. Negative. So, saan daw makikita yung quadrant na yon? So, the tangent function is only positive on the third quadrant. So, sinabi na pala. Yun. And cosine function is negative on the third. So, the theta or that angle is located to on the third quadrant. So, ito yung mga example. Find the exact value. Ito yung sinasabi ko. Ma'am, wala naman 21 pi over 6. Yun nga yung sinasabi ko. May coterminal dyan. So, remember that you can express 21 pi over 6 as 7 pi over 2. So, pag umikot-ikot ka, yun lang din pala yung terminal point niya. So, that is a quadrantal angle. And that is, if 0, negative 1, nasa baba siya. So, second is 1 over x. So, therefore, 1 over 0 is undefined. So, second 21 pi over 6 is undefined. So, read further doon sa module natin. Examples are given. Gusto ko lang i-discuss kasi pagka binasa nyo yan tapos hindi nyo natatandaan or wala kayong idea what happens. At least the introduction ay nabigay ko na sa inyo, the basic foundation ng nandiyan. Ito, self-learning na talaga itong module para sa inyo. Yes, malinaw na? At magiging self-learning yan, class, kung ito ay binabasa. Binabasa before we discuss. Para pagka nag-discuss na ako, you have
already had your questions and i-clarify na lang natin. That would lessen yung time natin to discuss. So kung meron na kayo, ay alam na nila. So syempre, magpo-proceed na ako. Tanong-tanong na lang. Nagigets nila. Apa. I-expect ko ba natataas yung grade nyo ng second grading? Sa ginagawa natin to. Ha? Yes po. Yes po. O, isa lang ang sumasagot. Nawala na ako ng audience. Kanina marami kayo. Nalaglag na yung iba. 13. 16 sila kanina. Ngayon wala yung tatlo. Okay. So, ayaw nyo magbukas. Magpapalit na lang ako ng ano. Okay. So, stop na natin ang recording. Wow. Si Paula lang talaga nagbubukas eh, no? Ng video. Bagong ligo, ma'am. Ha? Bagong ligo. Bagong ligo. Ano po nga? Ayun. Different. Stop na natin.